Okay, magandang gabi. Ngayon lang nasundan yung ano namin, bali bigyan ko lang kayo ng idea tungkol sa printer. Ngayon kasi may ginagamit akong printer na siguro mga isang taon na. Ngayon ko lang na-appreciate yung quality niya at yung ano yan. Kaya gusto ko i-share sa inyo, sana may mapulot kayo. Digital Moment. Okay, hello mga idol. Bali, bigyan ko lang kayo ng tips para sa printer, sa pagpili ng printer. Sa pagpili ng printer, unang-una nating titignan, siyempre, karaniwan nating unang tinitignan eh, presyo. Kung saan tayo nakakamura, kung saan tayo kikita, lalo na kung gagamitin natin sa printing. Kasi ang karaniwan nagiging problema ng mga nagpiprinting na, o na bagong napasok sa printing, siyempre wala tayong ganong idea kung ano talaga yung maganda. Kundi kung ano lang yung nasabi sa atin na maganda. Ang problema, minsan yung mga nagsabi sa atin na maganda, nabasa lang rin nila. O kaya naman napanood nila sa YouTube na yun ay maganda. Hindi nila totoong nagamit. Bali, itong printer na to, na ipapakita ko sa inyo ngayon. Bali, sa ngayon, mahigit isang taon na sa akin. Kundi ako nagkakamali mga ganon. Nung nabili ko to, sakit sa ulo. Kasi maganda siya. Mabilis. Totoo yun ha. Mabilis, maganda. O bakit sakit sa ulo? Kung baka matanong nyo. Sakit sa ulo siya kasi grabing mahal po ng ink. Kaya nga ako nag-adika na magkaroon ng ganyang printer. Akala ko kikita ako. Pero pag ginamit mo yung original ink niya, ay talagang hindi po kayo kikita. Mamong problema po kayo, talaga pong sakit sa ulo po. Naghahalaga po ng 2.8. Swerte na ata pag nakakuha kayo ng 2.5 sa bawat ink niya. Masakit po talaga sa ulo yon. 40 ml lang ang laman nun Konting print nyo lang po yun ubos kagad po yon. Pero sa quality po ng Epson, syempre, lalo itong workforce sa C5790 ay talagang hindi kayo papahiya po. Iyan po. Napakabilis po niya. Naka-setting po yan. Yung nakikita nyo ngayon na piniprint ko. Naka-set po yan ng matte. Nakamat po siya, ibig sabihin naka pinakamagandang quality. Standard lang ang setting niyan pero nakamat. Kaya pero pag pinansin niyo, dapat 'yung sa pagkaraniwang printer yan, napakabagal na po niya. Yan po, napakatulim pa rin niya kung mag-print. Ganyan po 'yung bilis. Kaya na po bumilang ng seconds, po ilang seconds lang po 'yan. Yan, ganyan po katulim siya. Kaya napakaganda siya pag inisip niyo. So magkano ang abutin 'yung gantong klase ng printer? Yung gantong printer po, naghahalaga lang to ng mga nasa 13,500. Ang per ink niya, 2.8. Pag naubusan kayo, 2.8 ang kada ink niya. Tapos, bukod pa sa ink, yung waste pad din niya. Bali, 2,000 din po yun, yung waste drum niya. Kapag ka po, yun yung mga consumable nyo rito. Pero ano pong ngayon, bakit siya natutuwa ako sa kanya? Pero siyempre po, kailangan niyo po siyang gawa ng paraan para ano ha. Nung ako, sinubukan ko ito, bumili pa ako sa China ng mga ink. Parang halos nasa 500 kada isang ink lang. Tontuwa ako, pero pagdating dito po, hindi naman gumana. Kasi po, pagka kayo nakaisip kayo ng ganun, unan nyo rin titignan po yung meron pala itong ano, kung saan ginawa. Ngayon, kung saan ginawa yan, doon lang po pwedeng gamitin yung ink. So makikita nyo sa bandang likuran
Ito sa may section dito sa ilalim. Yan po, yan. Meron po yan dyan na ano, kung saan siya ginawa. Tapos ngayon, yung mga nilabas nila na ink, eh para lang doon sa ano, may mga country na doon lang talaga siya effective. So, doon lang po siya magiging ano. Bali yan, dalawa na yan. No? Ito yung isa, yung parang kapatid niya. Itong 5290. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa is etong isa, walang scanner. Sa speed, actually parang pares-pares to. Pinagkaiba lang talaga. Kahit yung ink nito pwede magpalitan. Wastepad, ganun din. So, ganun. Ito, kagandahan na ito. 25790, meron na rin siyang scanner. Meron, pwede po siyang pan-xerox. Pwede na rin po siya. No? At nagpiprinto ng back-to-back. Napakabilis po niya. Kaya kumbaga sulit na sulit ka rito. Yan yung kagandahan nito. So, ang ginawa ko rito, para magamit ko siya ng gusto at mapakinabangan ko para kumita, syempre, pina-chipless ko po siya. Ayan, kasi nag-download ako. Actually, nag-try ako. Tinry ko siya. Ang problema, nung tinry ko siya na, ano, hingi rin ng key. Syempre, mahirap naman magtiwala na. Mas maganda pa rin yung physical na magkikita kayo nung mag-chipless na, ano. So, kumontak ako ng tao na para siya yung gumawa ng ano at yun, eto okay naman po siya. Ayan, ganyan yung ano yan. Kaya ngayon, naka-chipless na siya, lagi lang siya. Pagka po naka-chipless siya, lalabas po. Ayan, kung papansin ninyo, lagi lang siya naka-pull. So, ang nababawasan lang po dyan yung wastepad. Yung wastepad po kasi, mag-aano pa rin yan. Kasi yung wastepad, para malalaman mo rin kung aapaw na yung ink mo. Yung mga ano, kasi syempre yung ink po niya nagtatapon po pa rin ng ink yan. Ganyan po. So ibig sabihin kahit ano saltok mo dyan, kahit nga walang ink yan, nakapull lang po yan. Yun po ang kagandahan yan. So ngayon yan, ginamitan ko na rin po yan ng ink na ano, naka-cartridge na lang po yun na malaki. Teka, papakita ko po sa inyo. Ito po ang aking magulong shop. Ganito nga po pala yung nabili ko sa China. Parang original halos sa itsura, no? Parang kala mo, ano, ang gagaling talaga ng mga Chinese mameke. Kung tayo may recto sila eh, parang meron talaga silang ano. Napakagaling nilang ano. Kalamasan yung aking. Teka. Ito na lang isa, bubuksan ko para sa ayan. Total habang wala akong nilalagay doon, buksan ko lang po yung ano, para makita nyo yung ink niya. Iyan po ang mga ink ko. Naka, parang nakatangke na siya, nakamalaki na siya. 300 ml kaya niya. So kapag ka po naubusan kayo, eh talagang katamaran nyo na po yun. Kailangan uli natin. Pagka po may sensor siya, pagka wala na siyang nakalagay. Si sense niya na wala nakalagay. So, salpakan mo lang siya. Kukontinuous niya uli yung pag-ana. Try natin ha. Tignan natin. O yan. Hindi mo na kailangan ni okay po. Pag naramdaman niya na ano. Hindi niya pa na. Ayan. Okay natin. Ayan. Ayan. Naramdaman niya na meron na uli. Tutuloy lang uli siya. Ganun. Tapos experience ko sa printer na to, halos hindi nagbabara po. Naranasan ko lang to nagbara is nalimutan talagang kargahan po yung sayan. Tapos magenta pala. Tapos siyempre pagka nag-empty po yan, magkakahangin po talaga yon. So ginawa ko lang, nilagyan ko lang po ng ano, tapos cleaning lang ng cleaning po. Ayun. Maya-maya lang po okay na, normal na lang po ulit. Ayan, napabilis po ng ano niya. Kaya ito, recommended ko to. Pagka kinumbert mo, plus yung ano, aabot ka rin ng mga 10 to 15,000. So, ito, all in all, mga siguro 28,500. Pag naka-jackpot ka, baka mapababa pa ng konti. Pero kung sa pagiging sulit, sulit talaga to. Mapapakinabangan nyo po ng gusto.
Ayan, nire-reveal ko rin yung ano para at least alam nyo yung ano. Pero pagka po original ink ang ginamit nyo rito, super ganda po talaga. Mas crispy pa yung quality niya. Pero crispy rin po yung presyo niya. So yun lang, at least share ko lang sa inyo itong printer na to para pakinabangan na mas marami. Hindi po to sponsor ng Epson, ha. Ito po ay natuwa lang ako dito sa ano to, at bilang tulong rin sa kapwa natin mga nasa printing. Ayan, para po alam nyo rin yung ano. Kung may scanner na kayo, pwedeng hindi na ito yung kunin nyo, pwedeng itong C5290 na kunin nyo. Ito. So, same din naman po siya. Problema lang, wala lang itong scanner. Ito, naglalaro lang ito ng mga nasa 9,000 ata. 8,500 or 9,000, ganyan. Ito, 13,500. So, yan, pili na lang kayo dyan kung anong gusto nyo. Kasi nung bago ako, tontuwa ako, laser. Ito, tuloy ito, may laser din ako rito. Kyocera. Ayan, natutulog siya ngayon dito kasi halos kayang gawin na rin nung isa eh. Ang pinagkaiba nga lang pag mga laser print yung ano. Teka, tanggalin natin ano. Magiging patungan lang tuloy itong Kyocera ko. Yan, Kyocera Ecosys. Maganda po yan, colored po yan. Kaya lang nga, dahil nga sa mabilis naman itong ano, mas matipid. Tayo na nasa printing, importante sa atin, kumita. Hindi naman po pwede na, kaya nga tayo nagninegosyo eh, para kumita eh. Pero kung hindi kikita, eh, sayang naman. So, yun lang. Sana medyo may napulot kayo. Kasi kung kukumpitin nyo po yung ganito, kaysa yung, meron pa rin naman ako maliit na printer dito. Ano ba katulad dito? Ito, Epson ano, mga gato. Kaya lang, grabing bagal po nito talaga. Sobrang bagal po niya. Makaka-anim ka dun eh. Baka isa pa lang po rito. Anim o pito, siguro ganun. Pero kung tight ang budget, eto 6,000 lang to eh. Ayan, 6,000 lang. Pero ano na to, naka-continuous na to. Ayan, naka-continuous na siya. Pero hinga, huwag kang mag-spec sa quality. Tsaka isa pa, madali rin magbara to. Ganun lang po. So sa printing, ganun naman. Pili ng right printer para sa inyo. Pagka habang tumatagal, tsaka na lang mamimili ka talaga. Aarte ka rin pumili ng printer. So yun lang po. Salamat. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, ha, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Pakilike na rin. Tapos pa-share na rin kung ano, para at least alam din ng mga kasama natin sa printing na makatulong tayo sa mga bago nating ano. Ngayon, kung may mga gusto kayong malaman tungkol sa printer na to, pwede nyo i-comment sa baba para at least sa abot ng ano ko, pipilitin ko sagutin po. Base lang po sa experience ko. Kasi ako, hindi ako ganong mahilig magbabasa ng kung anong speed niya, kung anong ano niya, ganun, kung anong qualities niya. Ako po, base sa experience ko po, tinitingnan ko kung ano yung gamit. Kasi minsan yung napansin ko yung speed na sinasabi nila, hindi totoo. Tataka ka, ang sabi, sobrang tulin, sobrang ganda nung ano, tapos pagdating sa quality naman, pangit. Ayaw natin ang ganun. Sa dami na ng printer na pinagganuan natin, pinagdaanan natin, ayaw natin ang ganun. Tapos tayo ngayon tulungan lang sa mga kapwa natin. Ngayon yung mga veterano dyan, tulungan natin yung mga bago para mas marami pong maging ano. Mas maraming pumasok sa printing, mas masaya. Para lahat tayo makinabang. Then, batuhan lang tayo ng trabaho. Okay, salamat sa panonood. Thank you.